tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. Kwento mo naman kami. What's the story behind the song I Am Here? I Am Here is about two lovers, and one is far away from his lover. So, parang he wants to let her know that even though they are far away, I am here, you know. And at the same time, he also wants to let her know that he wants to tell her that, can you hear me? That I'm crying. I'm here. I'm longing for you. That I, you know, I want you to be here with me right now. So parang long distance. Parang ganun. So actually, this is for my wife. Back when we were in a long distance relationship. Meaning nandito na siya ngayon. Nandiyan na kasama mo na ngayon. Nandiyan na siya ngayon. Yeah. Pero inspiration yun is when we were still far away from each other. Kwento mo naman kami. What's the story behind the song I Am Here? I Am Here is about two lovers, and one is far away from his lover. So, parang he wants to let her know that even though they are far away, I am here, you know. And at the same time, he also wants to let her know that he wants to tell her that, can you hear me? That I'm crying. I'm here. I'm longing for you. That I, you know, I want you to be here with me right now. So parang kasi long distance parang ganun. So actually, this is for my wife. Back when we were. Inspiration yun is when we were still far away from each other. Okay. Okay, so let me... Sige. Charlie, go. Well, let me call upon friends on the screen as well. Kasi susunod na question para sa kanya. Okay, Prince. So, you know, we know that Calle 140 is the name of your band, from 143rd Avenue in Portland. So, but what's so special about it? Kasi kami dito sa Pilipinas, of course, we don't know 143rd Avenue in Portland. So, what's the significance of that place? Ano kasi yun? Yung street address ni Reggie, yung gitarista namin, is 143rd Street. So, doon kami lagi nag-jamming, kami lagi tumutugtog. So, naisip na lang namin yung, ito na lang yung pangalan ng banda natin. Tapos pinalitan lang namin yung 1 into 1 para lang Pinoy. Parang unique ba yung ano? One for all for one. Hindi pa na. Alam nyo kasi lagi namin kinukover yung kantang Buwan. Buwan Carlos. Buwan Carlos, okay. So, well, parang naano na namin. Sige, one na. Parang every time na magja-jamming kami, every time na tutugtog kami sa mga private parties, yung tutugtog namin yun. Pero honestly, sawa-sawa na ako sa kanya. Kwento mo naman kami. What's the story behind the song I Am Here? I Am Here is about two lovers, and one is far away from his lover. So, parang he wants to let her know that even though they are far away, I am here, you know. And at the same time, he also wants to let her know that
he wants to tell her that, can you hear me? That I'm crying. I'm here. I'm longing for you. I want you to be here with me right now. So parang kasi long distance. So actually, this is from my wife. Back when we were in a long distance relationship. Inspiration yun is when we were still far away from each other. Okay. Okay, so let me. Sige. Go. Well, let me call upon Prince on the screen as well. Kasi yung susunod na question para sa kanya. Okay, Prince. So, you know, we know that Kalye 140 is the name of your band from 143rd Avenue in Portland. So, but what's so special about it? Kasi kami dito sa Pilipinas, of course, we don't know 143rd Avenue in Portland. So, what's the significance of that place? Yung street address ni Reggie, yung gitarista namin, is 143rd Street. So, doon kami lagi nag-jamming, doon kami lagi tumutugtog. So, naisip na lang namin, ito na lang yung pangalan ng banda natin. Tapos pinalitan lang namin yung 1 into 1 para lang Pinoy. Parang unique ba yung ano? One for all for all. Saka hindi, di ba na, alam nyo kasi lagi namin ipotogo yung kantang Juan. Juan Carlos. Juan Carlos, okay. Oo, so parang na ano na namin. Parang every time na magja-jamming kami, every time natutugtog kami sa mga private parties, yung tugtog namin yun, yung Juan. Mga banda namin. Pero honestly, sawa-sawa na ako sa kanta. Ako personally, ano gusto ko pangalan, Kalye 140. Kasi one is also ano eh, parang reference sa Pinoy, di ba? Kasi kung American is two. So, Pinoy is one, di ba? So, yeah. 143, sabi mo, kompleto ito. Sabi mo, mukha kami mga Mexicano. Yun. Pero sir, pero gusto ko lang idagdag yung ano, yung 143 kasi ano din, I love you. Yung. Yeah. Diba? Parang ano talaga siya. Like, bagay na bagay. Yeah. Talaga. May pag-ibig, tapos. Yun. Babago. Ang di magbabago is it's about loyalty na hanggang wakas itaga mo sa bato, hindi magbabago yung pag-ibig ko sa'yo. Yeah. For my wife. RX. Yes, yes. RX, kwento mo kami ano yung pinaka-memorable performance para sa'yo ng Kalye 143. Para sa akin yung unang gig ho namin dito sa meron ho kasing isang Pinoy community ho dito. Invite ho nila kami dun sa isang event na yun. At halos wala na ho kaming time nun. So parang biglaan lang ho talaga. So ayun na nakapag-practice naman ho kami ng mga ilang linggo rin. Tapos at tumugtog kami dun. At doon na huna kasi nagsimula ang lahat. Doon kami nakilala dito sa Portland. Okay. So, isa ho yun sa pinaka-memorable na nangyari ho sa banda natin. Kaya dito ah. Bota ka na sa Portland. Tama. Pampog. Kind of love. Anong kwento behind sa kanta nito? Kind of love hanggang sa huli. Hanggang sa huli yung pagmamahal at may mga ups and downs sa relationship. Mapapansin mo sa lyrics nun ni Winds of Change na pagbabago pero hindi natitinag na yung pag-ibig is
passion, ano, parang apoy na mag-ignite. Okay, marami tayong listeners din na bata. Nag-start pa lang, gusto mong gumawa ng sariling kanta, gusto mong gumawa ng composition, gusto mag-aral ng gitara, mag-aral ng bass, mag-aral ng drums. Ngayon, as someone nandito na, may band na na, nakagawa na ng music, anong may advice niyo sa mga listeners natin na mag-start pa lang, or mag-start pa lang mag-puho ng banda, mag-aral ng gitara, mag-aral ng kumansa? Ayun, sige, let's start with si ano muna, si Marvin. Oh, yes. So, ang may advice ko lang sa mga nagsisimula, mga musicians, tuloy-tuloy nyo lang, practice lang kayo ng maigi, at kung may mga songs kayo na original na na-compose nyo, i-release nyo lang. Tulad nga ng sinasabi ng mentor namin si Paco Ares Pacotiaga na sabi niya na i-release lang yung mga songs kahit sa tingin niya na hindi gaano maganda yung song na yun, i-release na lang kasi you never know. Kasi ang sabi nga niya yung mga tinatawag na garbage songs, which is yung mga songs na sa tingin niyo na hindi naman talaga okay, pero pag i-release niyo, you never know who's gonna like it. Tapos, you know, pag nirelease nyo na, may gusto pala yung tapos yung pala yung mag-hit. So, you never know. Just keep on recording and keep on practicing. Basta tuloy-tuloy lang. Huwag kayong mahina ng loob kung may mga mas magagaling na banda sa inyo or anything. Don't worry about it. Ang intindi nyo lang kayo. Sa mga nag-i-start. Kasi actually, nag-i-start lang din kami. What, 2019? Basta enjoy lang, you know? Kung sa tingin nyo, may sinabi isang tao or sino man nag-bash, sabi na mga kayo magaling. Huwag nyo pasinin yun. Diretso lang. Basta basta masaya kayo. Tumpit lang kayo. Pag masaya kayo. Kung gusto nyo yung ginagawa nyo, panalo na. Yun lang sa akin. Sa mga nag-i-start. Kasi actually, nag-i-start lang din kami. What, 2019? Basta enjoy lang, you know? Kung sa tingin nyo may sinabi isang tao or sino man bash, magsabi na mga mabalik. Huwag nyo pasinin yun. Diretso lang. Basta masaya kayo. Kung na kayo, pag masaya kayo, kung gusto nyo yung ginagawa nyo, panalo na. Yun lang sa akin. Yeah. Okay, RX? Sa akin, parang yun nga, parang tuloy-tuloy lang. Huwag kayong matakot. Madapa. Diba? Kasi doon nagsisimula yan eh. Pag may mga nagbabash nga sa inyo, doon kayo lalong gumagaling eh. Tsaka respeto sa isa't isa, sa mga banda, kasi yun, para sa akin yun yung pinaka-key eh. Kasi doon lumalabas yung kapag nire-respeto yung isa't isa, doon lumalabas yung teamwork nyo, kung paano kayo makakabuo ng mga magagandang kanta. Yun yung sa akin. Teamwork. Respeto sa isa't isa. Basta enjoy mo lang, huwag mong pilitin yung skills mo na mag-improve within, mabilis mag-improve yung skills mo, it takes time, kahit ako nung nakong nag-trans, hindi ako marunong mag-rolling, ganyan. Kasi pag pinipilit mo, lalong magmumukhang pangit pag yung pangit. So enjoy, be patient, yun. Yan. Okay. For those of you, Justin Dean Kali 143 is based in Oregon, no? So maraming salamat at gising pa kayo. Alam kong sleeping time na dyan. Actually si B-Boy nga, pabulong na. Tulog na yata eh. Bumubulong na. Tulog na yung mga tao sa bahay. So, maraming salamat at nag-adjust kayo sa time natin sa Philippines. Ilang, ano ba, oras? 12 hours different. 12 hours eh, 12 hours. 12 hours. More than 12 hours. Oo. Ano oras na? Mag-12 na ho dito.
Okay. 48, yeah. Oh. Yeah, sige. Maraming salamat at Kali 143 for, you know, Thank you for having us. Stay tuned for the next episode. Only here on Z81 Radio, Manila.